Bukod sa paglalakad at pagiging hydrated, nakababawas din daw ng timbang ang pagkain ng mabagal. May report si EJ Gomez. Sizzling sisig, crispy pata, lechon kawali, at putok-batok na chicharong bulaklak. Pagkain Pinoy na katakam-takam. Kaya ang diet, sira. Ganyan daw ang buhay ni Melody noon. Pero hindi na ngayon. Nagkaroon ako ng gastroenteritis. Gusto ko na lang na focus na lang talaga sa pagkain na maayos. Nagkakaedad na ako. Gusto na mag-start na mag-workout, kumain na on time. Mas ninanamnam na rin daw niya ngayon ang pagkain. Isang paraan daw kasi para mabawasan ang kain at timbang ang pagkain ng mabagal. Kapag na-build nyo yung pag-eat ng slowly, no? So correlated kasi yun into more hydrated body. Okay? More on weight loss talaga, no? Mas makikinabang yung mga lean muscles natin. Wala naman daw masama sa pagkain ng kanin. Kailangan lang limitahan. Marami ng mga alternatives sa rice, no? Kung afford mo naman, meron commercially available na tinatawag na quinoa, shirataki rice, or adlai rice na nagko-contain na less sugar and more protein at more fiber. Siguro ilimit ka unti at dagdagan ng mga green leafy na nakikita sa mga palengke. No, tulad ng kangkong, lettuce, no, tomatoes na mayayaman talaga sa fiber. Mahalaga rin daw na planuhin ang kakainin para maiwasang mag-cheat sa diet. Ayon pa sa isang personal trainer, dapat ding isaalang-alang ang portion o dami ng kinakain. Sa isang araw, meron po tayong 100%. So yung 70% is meal plan. Depende yan sa body type na gusto mo. It's yung 20% is exercise, galaw yung mga katawan natin. And yung 10% is yung rest. Kailangan po natin magpahinga, matulog, mag-relax. At kung kaya, pumili ng sports na ma-e-enjoy ninyo. Madaming sports, indoor, outdoor activities. And nag-i-enjoy ka pa kasama family mo. May pagpapawisan ka. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.